Hello guys, kamusta kayo dyan? Mag-real talk muna tayo about sa mga pangyayari sa ating bansang Pilipinas. Talagang hindi maganda ang takbo ng bansang Pilipinas sa ngayon kasi nag-aaway yung ating mga pinunong Pangulo Marcos at si Sara Duterte, yung Vice President. So, ika nga, yung mga ating ekonomiya, talagang walang magandang ika nga yung patutunguhan. Kumbaga, napag-iwanan na ang Pilipinas sa totoo lang kasi wala talagang hindi ko yung mga namumuno, yung talagang sa time ni Marcos ngayon, katakot-takot yung mga corruption na nangyayari sa kasalukuyang administration ngayon. At saka walang mga project. Wala man lang tinatawag na build, ika nga, na para ikakaunlad ng ating bayan at makakreate ng maraming trabaho. Wala. Dahil yung si Bongbong, para bang wala siyang masyadong ginagawa talaga na. Ang ginagawa lang niya, puro mag-visit sa iba-ibang country na siguro ang purpose niya, maghikayat siya ng mga investor o ano man yung kanyang gusto talaga na mangyari. Ang problema, hindi naman yan basta-basta na magpunta lang yung mga negosyante dyan sa Pilipinas at mag-invest na magtayo ng mga pabrika o ano man yung gusto nilang gawin. Kasi unang-una, ang mga investor hindi naman tumatagal sa Pilipinas kasi nga sa klase ng patakaran ng gobyerno. Ang problema talaga ay nasa gobyerno. Sa una pa man, yung maraming mga negosyante dyan na talagang hindi tumagal, lumayas sa bansang Pilipinas. Kasi nga, unang-unas, napakamahal ng kuryente. Tapos yung corrupt ang ating nasa gobyerno. Pero, bakit yung sa time ni Duterte, nagawa niyang napakaraming ginawa na bell. Diba? Kasi talagang magagaling yung mga kinuha ni Duterte ng mga ano, yung sa kanyang mga DOTR, mga ganyan, yung sa DPWH, magagaling yung mga tao niya na kinuha. Katulad ni Arthur Tugadi, isa sa pinakamagaling na attorney na talagang namuno doon sa ano, sa DPWH, sa DOTR. At talagang meron silang nagawa. Unang-una, yung mga nagawa ni, sa time ni Duterte, yung mga airports na paganda nila, na mga highway, mga airports, o ano pa man yan na mga project, subway, yung mga bridge, mga tulay, napakarami, di ba? Bakit nagawa yun ni Duterte? Oh, so ibig sabihin, pag maraming project ang gobyerno, ang pangulo, ibig sabihin, nag-create yan ng maraming trabaho, di ba? So, kaya mas para talaga sa mga tao sa Pilipinas, gusto talaga nila yung presidente na si Pangulong Duterte kasi marami talagang nagawa. At saka, mismo si Pangulong
Duterte, eh, talaga siya yung nagtatrabaho talaga. Makita mo talaga yung kanyang effort na nagtatrabaho. At saka maraming mga pumunta na mga nag-invest sa Pilipinas. Saka yun ang time na talagang umangat yung ang Pilipinas sa time ni Duterte. Kaya lang, nagkaroon lang, doon lang siya nasira sa pandemic. Dumating yung pandemic at medyo na doon sila nahirapan. Pero lahat naman ng bansa eh. Pero itong kasalukuyan na administrasyon na si Bongbong Marcos, puro away ang nangyari. Sabi nga ni Sara Duterte, mahina sa decision making si President Marcos, si Bongbong Marcos. Walang ginagawa na para sa ikauunlad ng bayan. Sabi niya na pag-iwanan na tayo ng ang Pilipinas sa kasalukuyang mga ikumpara mo sa ibang bansa. May wala eh. Eh, puro corruption. Laganap yung corruption. Laganap din yung mga adik na ngayon sa Pilipinas. Mga nagdi-deal na ng drugs. So ano na lang ang mangyayari sa ating bansa, sa Pilipinas? Pero ako naman, eh, nandito ako sa US. Ako ay ano lang, komento lang yung akin. Real talk lang tayo. Kasi, someday, uwi rin ako ng Pilipinas. So gusto ko rin sana na talagang uunlad sana yung Pilipinas para yung aking mga kababayan, mga kamag-anak, eh, gumanda rin yung buhay nila. Kaya lang, para bang nagiging worse ang bansang Pilipinas sa ngayon. Walang pag-uunlad na walang ika nga eh, walang magandang patutunguhan dahil sa ating leadership, dahil sa Pangulo ng Pilipinas. Kaya yung nangyayari ngayon, kung talaga magkagulo yan na mayroong away ang Vice President na si Sara Duterte at si Bongbong Marcos, ay malaking gulo talaga yan. Lalong maghihirap ang Pilipinas. So, tapos nandyan pa yung mga dumarating na mga calamity, kalamidad. May mga bagyo, mga iba nawawala ng bahay, nawawala ng hanap buhay dahil sa mga baha, kung ano-ano. Ang daming problema na dumarating sa Pilipinas na imbis na unahin kung ano ang magiging solusyon. At hindi nyo ba may prediction ang Pilipinas na maraming lulubog na lugar sa Pilipinas sa darating na 2050 ang prediction. Prediction lang yan kung magpabaya ang mga tao sa Pilipinas. So, lulubog yan. May mga parte ng Pilipinas na lulubog sa tubig dahil sa climate change. Pero kung talagang ang nasa gobyerno eh dapat mag-organize siya ng maganda na para ano ba istudyahan kung ano ba ang dapat gawin na para tayo makasurvive, na para tayo maiwasan yung mga ganong prediction sa ating bansa. Kawawa ang Pilipinas pag dumating yung prediction. So, paano na lang mawawas out yung iba-ibang bansa, mawas out yung mga parte ng Pilipinas. So, kawawa talaga. So, ito ay aking ano lang, mga komento. Ako ay isang simpleng mamamayan. At nandito man ako sa Amerika, pero nakatutok ako sa mga balita dyan sa Pilipinas. Kasi Pilipino. Ako ay isang Pilipino na may malasakit at kumbaga mayroon akong damdamin na pusong Pinoy
na kahit ako nandito sa ibang bansa, sana naman gumanda sana ang Pilipinas. Yun ang panalangin ko. Kaya lang, parang feeling ko walang magandang pinatutunguhan yung kasalukuyang administration. So, yun lang mga guys. Ito ay aking, nasa sa akin lang mga opinion. So, kung mayroon man kayong mga sariling opinion, so, pagpasensyahan nyo na kung hindi kayo sang-ayon sa aking mga sinasabi, pagpasensyahan nyo na. Okay? So, yun lang guys. Maraming salamat.